panas, pakai tangan, pakai burning, pakai yung nagulit. Sinulit. Tissue. Para may magagamit yung pangkong sa baby. So, abangan na lang po natin yan. Malaki na bukas ng Labrador. Para nagli-labor na siya. Tingnan na lang po natin. Kung meron din kayong oxytocin pang inject sa kanya para pampahilan, kung makakabili kayo, mas maganda kasi mas mabilis siyang mag-anak. So, lalo na pag hirap na hirap siyang umulit, pwede natin siya gamitan ng oxytocin. So, 2.5 ml po pag dogs and cats. Yan. Yan po yung dami nang isasaksak mo sa kanya. So, tapos kung lumagpas na sa isang oras at kalate, pwede nyo na siyang sundan ulit ng 1 ml. Follow up lang yan para mas mapabilis yung kanyang paghilang nutian. Mas mabilis siya maglabas ng puppy. Huwag po pala natin kalimutan, no? Na kapag po pala, alimbawa, nagli-labor na yung doggy nyo, tapos nanganak na siya, so may mga pagkakataon po na ang interval po eh bago po ulit lumabas is 1 hour 2 hours 3 hours 8 hours 10 hours. Yan, matatagal talaga. Minsan may naabot pa 14 hours bago lumabas. Ganun po talaga, normal po yun sa kanila, kaya wag po kayo magpapanik, no? Bakit ganun? Siyempre kung gusto nyo mapabilis, meron naman tayong paraan. So, pwede nyo silang saksakan ng oxytocin para umilab ka agad yung kanilang tiyan, para manganak sila ka agad. Mas mabilis po yun, para mas mabilis po yung paglabas ng puppy. Pero syempre, depende pa rin yun. Kailangan alam na alam nyo talaga yung condition ng aso ninyo. Kasi kung hindi, kailangan natin dalayin sa vet. Kasi may mga pagkakataon talaga na hindi talaga mailabas kasi masyadong malalaki yung mga tuta. So, may tendency masiis sila. So, kailangan na talaga natin ng tulong ng vet kung sa mga ganung paraan na lalo natin hindi nyo alam. Pero, manganganak at manganganak po yan. Kaya lang, ang risk lang po nun, possibility na may patay na tuta na lumalabas kasi medyo overdue, ganyan. Natagalan sa paglabas, baka sa loob pa lang natanggal yung balot tapos hindi niya nailabas kaagad. So, malulunod na yung tuta sa loob pa lang ng tiyan kasi natanggal na yung balot. Yun yung possibility na mangyari, no? Kaya, syempre, tayo rin naman nakakaalam kasi kung tayo yung nag-aalaga, tayo rin makakaalam ng mga kondisyon ng katawan ng mga aso natin. Basta huwag po kayong matakot, no? Huwag po kayong matakot. Kailangan lang po natin silang tulungan, lalo na pag nanganganak na sila. Kailangan nyo ng, lalo na kung lumalabas na sa kanilang puwerta yung puppy, tulungan nyo, hilahin nyo po yun. Siyempre, may tamang paghila po yun. Lalo na kung dandaan, gamit kayo ng tissue or towel. Yan. Para hindi po madulas, para hindi kayo masyadong, saka po kayo madidiri. No? Actually, ako nga sinisip-sip ko po yung bibig niyan pag sobrang putla at nakainom, alam kong nakainom na ng water. Yan. Sinisip-sip ko po yan. Kung merong lalabas dito na gano'n ang situation, yan, mapapakita ko sa inyo. Sisip-sipin ko po yan. Sinisip-sip ko po yan para makahinga po yung puppy ng maayos. Tinutulungan po natin sila na mabuhay, makahinga ng maganda para bumalik yung color nila, mamula sila. 2 hours later. Ayan mga kadogi, naglabas na siya ng panibigan. So, ang sunod po niyan, yan, nakita niyo, dumidila. Naglabas na siya ng panibigan. Ang sunod po niya na lalabas na po yung puppy. So, handa na po natin yung pang-tissue natin para hila. So, pag medyo nahirapan siya, tutulungan natin siya. So, magsasaksak po tayo ng oxytocin para mapabilis ang paglalabas ng puppy. So, milab ka agad yung tiyan niya, no? Umiiri-iri na po siya. Umihingal na siya. So, yan. Hindi na siya mapakali. Ayan na. Naglabas na siya ng panibigan. Pumutok na yung kanyang panibigan. Ayan.
tumutok na yung kanyang panubigan. Ayan, nidilaan niya. Nasa ilalim niya. Tinulungan natin siya. Nagsaksak na tayo na oxytocin. So, mga 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes, lalabas na yan. So, iniintay na lang po natin yung paglabas ng puppy. Sobrang hihilap na rin yung tiyan niya at saka malapit na talaga siyang lumabas. A few moments later. Ayun na mga katogi, no? So, lumalabas na, no? Ayan na siya. So, tutulungan niyo lang po siya para ilahin. Ayan na po siya. Tumakan niyo lang po ng tissue. Baby, come. Ayan. Ayun. Ayan na. Ayan siya. Ayan na na. Kunin niyo po muna. Ayan. So, sandali lang po ah. Sandali lang baby. Maka lang. Make sure na kapag pinigtas niyo yung pusod, kailangan haba ah. Huwag niyo munang ano, gugupitin na maiksi. Kasi dudugo. Yan, sa kapag inimas nyo yung likod, kailangan naka-incline. Ganyan. Para bumaba lahat ng water. Bumaba yung water sa mga nasa lalamunan niya. Mapapansin nyo tumutulo. Yan. Yan mga katogi. Ayan, medyo umiiyak na siya. So, hindi pa maganda yung paghinga niya. Ganyan, no? Parang nag-ahabol siya ng hinga. So, wala tayong gawing kailangan kundi sipsipin natin. Kasi, para ilabas niya yung water, tamo, hindi siya makahinga talaga na maayos, no? Ayan, may mga nasipsip talaga tayo na water. So, pag pumula na siya, mas okay na yan, no? Pupula na yan. Bukay madiri, no? Ayan, tanyo. Hindi na nakabuka yung bumunga niya. Kasi naigup na natin yung tubig na nakabara sa kanya na lamunan. Ayan. Okay na siya. Ayan. Ayan. Pag ganyan, meron pa yan. So, kailangan natin siyang sipsipin pa. Well, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Carl. Kailangan nyo lang din i-rub yung kanyang likod na naka-incline nyo yan para bumaba. Yan, nakababa yung ulo. Incline nyo lang. At make sure po na kapag hinila nyo po siya sa, mula sa ari ng kanyang mommy, doon po kayo hawak sa pusod, no? Kansin ninyo mahaba. Mahaba. Yan, mahaba siya. So, huwag nyo po munang puputulin ng sobrang iksi, lalo na kung nandito. Kasi, dudugo po yan. So, putulin nyo mga 2 to 3 inches. Basta pag inilan nyo naman sa mami, dun nyo po hawakan sa cord niya, no? Huwag nyo pong hihilain basta sa ulo kasi baka mahila yung bituka eh. Kaya po protection na nyo, hihilain nyo siya dun sa cord para hindi mahila yung bituka niya, no? Mapapansin nyo, pinutol ko siya. So, pinutol ko siya 2 to 3 inches. Kasi once na pinutol nyo yan dun sa sagad, dudugo po yan. Hindi natin mapapahinto yung dugo niya. So, lalag natin yan. So, ang kailangan po natin ngayon, talian po muna natin ng sinulid. Gaya ng pinakita ko sa inyo, kung ano yung mga kailangan natin. So, kailangan lang po may tagawa kayo kung di nyo kaya. Kasi ngayon, hindi ko maibibidyo kung paano ko siya tatalian kasi malikot na siya. No? Mahirap talian kapag ganun po yung condition niya, malikot na, gumagalaw na. So, wala akong tagawa, ako lang mag-isa eh. Na. Sige, sandali lang po, tatalian ko lang po muna.
Tapos papakita ko sa inyo kung saan ko siya tinalian, no? Tapos bago po natin gupitin ng napaka-itse para hindi dumugo. No, tinalian po natin siya, no? Yan, doon po yung tamang pagtali, no? Saka nyo puputulin dito ng sagad. Yan. Kasi po, pag ganyan po kahaba ay natira dyan, ang ginagawa ng nanay, kapag may nadidilaan siya, hanggat may nadidilaan yan, hihilain po niya yan, kakagating niya. So, possible po madamage yung bituka ng papi. Yun, ano siya, mahihila. Magkakaroon ng leak yan. So, magkakasakit na po yan. Hindi natin mabubuhay yung tuta. Kasi mabubutas yan, mahihila yung puso niya. Naputol na po natin, no? So, maiksi na siya. So, yan, kahit madilaan ng nanay, kagating niya, hilahin niya, wala na siya makukuha kasi maiksi na. Alam niya nang sakto na yun. Hindi niya na yung pakikialaman. Kasi ang mami, ganyan, dila yan ng dila. Walang ginawa yung hindi magdila. Kaya kapag may nakapayan at nagdilaan niya, na meron siyang ganun, mahaba pa, eh, tuloy-tuloy po, hilahin niya yan. Yan. Okay. No, makikita nyo dyan na natalian na natin siya ng sinulid, so pwede na natin siyang gupitin na maikse para hindi siya magdugo. Yan, so gupitin na po natin siya na maikse, halos may lisagad na siya. Yan, so nagupit na po natin siya. So yan, may paikse na niya, hindi po siya dudugo. Yun po yung gagawin natin, no? So, ganito yung sinasabi ko sa inyo, no? Yung kulay niya hindi maganda, no? Maputla. So, nilalagnat na to possible kasi itong mami niya, Dalmatian, inigaan talaga siya tapos tinatapakan. Parang sinasadya niya parang, pero yung isa, pansinin niyo, hindi niya ginagalaw yan. So, kahit anong gawin, hindi niya tinatapakan, hindi niya inigaan. Kasi alam niya na may sakit to. Kaya parang sinasadya niya na i-segregate dun sa isa. No, ganun sila, ano eh, ka-protective. At saka to, syempre na ilalabas ko, nahawakan ko dun sa kabilang anak, sa Labrador. May possibility na nag-iba yung scent niya. So, kasi dalawa silang sabay ngayon nanganganak. So, hinahawakan ko yung Labrador, nahawakan ko yung Dalmatian. Yung possibility na nag-iba yung scent niya, kaya akala niya yun, akala niya danger, akala niya ibang lae o ibang ano, iba kasi amoy. Kaya yung isa, hinahawakan ko na rin para hawakan ko para isa lang yung amoy. Tapos yung scent ng Labrador, hinihimas ko sa kanya para sa katawan niya, para naamoy niya rin na yun yung scent niya, iisa lang. Gaya niyan, namumutla na siya, so kailangan natin siyang i-steam. Hanap tayo ng paraan, cedar na ilaw or steamer kung meron. Pwede rin sa likod ng rep, yan. Diba mainit yan? Pwede nyo rin siyang ilagay doon kapag wala kayong steamer. Yung saan yung lugar na mainit at maiinitan siya. Para maibalik natin yung body temperature niya, no? Kung mapapansin nyo, itong isang kapatid niya, tingnan nyo, ha? Oh, tingnan nyo. Talagang sinisipa niya. Talagang salbahe siya. Napapansin nyo yung kapatid, oh. Yung ilong. Oh. Yan, mapula siya. Maganda yung kulay, namumula. No? Yan, maliksi siya. Oh, no. Ito, hiniwalay talaga niya. Tapos yung ginagawa niya dito sa isa. Naku, kawawa naman talaga ng isa nito. Yan, ano niya. Alam niya talaga may sakit pa. Yan niya iniwalay. Yan, dito na lang po natin siya isasama, no? Para mainita na siya yan. Medyo namumula na siya ulit. Bumabalik yung kulay niya kapag naiinitan siya. Yan, mga Labrador puppies po yan. So, ito pong isa, Dalmatian. Siksik lang po muna natin siya dito para magkaroon ng init yung kanyang katawan. So, dito ko na lang din siya papadidiin sa Labrador. Kasi medyo mabait yung Labrador, maalaga. Yan, para yung scent niya maging scent na rin ng Labrador. Halo-halo siya din sa papi.
Dinadaganan kasi siya ng nanay niya. Isipin niyo, ang laki ng Dalmatian ko. Dadaganan niya lang yan. Hindi pa tapos eh. Malaki pa yung tiyan. Ngihingan na ulit. Ngihilab pa yung kanyang tiyan. Ayan na, pinapadedi ko na sila ulit. So every 2 hours kailangan makadedi sila. No? Problema, kailangan iangat natin sila kasi yung dede nasa ilalim, hindi masungkit. Ayan na po yung Dalmatian. Kung mapapansin nyo, kanina maputla siya. Ngayon mapula na siya. Nilagay lang po natin siya sa likod ng rep kasi sa likod ng rep mainit. So pinainitan natin siya, no? Sandali. Kahit mga 1 to 2 minutes lang, dikit nyo siya dun. Pag nainitan siya, okay sa mga kapatid niya. Ay kapatid, di pala niya yung kapatid. Kung mga kasama niya yung tuta, kapag nainitan na siya, bumabalik yung temperatura niya. So, gumaganda rin yung condition niya. Ngayon, mapapansin nyo, kulay pula na siya ulit. Saka malakas na siya ulit ni Mede. Kulay pula na. Mapula na yung kanyang mga muso, yung paa. Ibig sabihin, may pag-asa siya. Yun nga lang, hindi na natin siya pwede ibalik sa nanay niya, sa Dalmatian. Kasi tinatapakan at hinihigaan talaga siya ng sadya. So dito natin siya isasama sa Labrador pag dinidede. Nga lang, hindi pa rin siya talaga pwede iwanan sila. Makahabol kasi yung laki niya. Kumpara niyo sa mga Labrador, ang lalaki. Oh. Siya payat eh. Kasi hindi siya makadede ng maayos. Dahil nga sa kondisyon niya mabagal. So kailangan lang siyang tutukan. Isang linggo lang na matutukan siya na mapapadede ng maayos. Pagdating ng isang linggo, malakas na yan, kahit pabayaan niya na yan. No, stay. Ano ginawang, wala namang tao. Papadidi ka eh. Ano, natanggal. Oh, lahat sila natanggal. Ay, beauty. Pansinin niyo yung Dalmatian. Mapula na yung kanyang ilong, muso. Ibig sabihin, maganda na siya. So, huminga na siya ulit na maganda. So, yung wala na siyang lagnat, so, kasi dumedi na siya, nakakadedi na rin siya ulit. So, yun lang, monitor lang po, no, para bumalik yung kanilang body temperature. So, pag ginawakan mo na rin siya, malamig, mainit na yung kanyang katawan. Hindi na katulad kanina, malamig, no? So, monitor lang lagi. From time to time, kailangan ganito. At iwasan po natin na madaganan siya o matapakan siya para makasurvive siya. Yun lang kailangan bantayan siya ng maigay. Dalawang yellow lab. Bali, apat na male to, dalawang female. Ito, ano to eh, Dalmatian. Dito ko siya pinapadede. Yung pilantod. Kasi dinadaganan ng nanay niya. Tapos tinatapakan. No? So, kailangan lang natin kapain kung meron pa. Makakapanya yung bilog. Yung ulo makakapanya pag nakapanya. Meron pa siya isa. Yan. Ito yung ulo niya. Dito yung ulo. Yan, bilog. Pag nakapaan niya, bilog yan. Bilog. Yan. Tingin pa natin siyang lumabas. No? May isa pa yan. Possible nga isa o dalawa. Kasi pag nandito pa yung isa, yung pinakadulo kasi niyan dito sa taas. Mas mahirap ka pa yun dito sa taas. Eh, kasi mas matigas na yung tiyan dito. So may mga internal parts na rin siya rito na baka yun yung nakakapamo lang. So, once na bumaba yan dito, banda, pag bumaba na siya rito, yan, itong bukol na to, itong parang bilog na to, yan, makakapa nyo rito sa bandang ribs, sa itaas, kapag bumaba na po banda rito sa pigi niya, sa balakang,
Yeah, mas madali na siyang kapain na masusure nyo talaga meron pa. Ayan, ito. Ayan siya. Ayan siya. So, pag bumaba dito yan, mas sure box na yan. Ibig sabihin, yeah, palabas na yung pack. Ayan. Ayan. Pumutok na kanyang panibigan. Pumutok na. So, abangan na natin. So, anytime lalabas na yan. So, yun, spotting na. Naka-screen kasi sa message yung nagsasama. Spotted na siya. So, anytime lalabas na yan. So, abangan. Kailangan nakabantay po tayo lagi, no? Para hindi po tayo mamatay ng tuta. Sienna! Si Panda, hindi pa! Sinama niya ba yung kakain? Oh. Kain ka muna. Hindi ang kakain ang anak. Hindi pa kumain si Panda! Hindi ka kakain yan ang anak ko. Masakit pati yan yan. Sigurado ka? Hindi yan kakain. Pag mga anak, hindi yan kakain. At bago din po sila mga anak, kapag hindi na sila kumain, yun. Kasi yun na yung araw ng mga anak sila. Kaya doon yung sila titignan, no? So yan, nanganganak pa siya kahit pakainin yan, hindi yan kakain kasi masakit pa ang tiyan yan. Ayan, nakikita nyo po yung hawak ko, yung pusod. Doon nyo po hawakan, sa kanyang hilahin yan. Ayan, ayan na po yung inunan, last puppy yan. Basta ganyan. Last puppy po yan. Ayan, last puppy po yan, ayan na po yung inunan. Ayan po, tuloy niyo yung ano, tuloy niyo lang, op, oh, no. Exit, ito na exit. No, give it to me. No. Po, lumabas na po yung huling puppy. So, wala na kasunod niya kasi sumama na po yung inuman. Ino po yung last puppy niya. Basta sumama yung inuman, may malaking balot. Ino po yung last pup niya. So, meron tayo ulit baby boy. Healthy naman po siya, so hindi na kang ganyan sipsipin kasi hindi siya nag-aabol ng hininga, mapapansin nyo. Hindi mo ano yung bubig niya. Maayos na maayos siya. Tandaan nyo, kapag ang hinga niya pangit, tas ang kulay ng dila pangit, hindi kulay pula, maputla, sige, kailangan nyo sipsipin lang. Sipsipin nyo para makakahinga siya maigi. Tapos i-rub nyo lang yung likod niya, naka-incline siya, baba yung ulo. Para just in case na may water pa, lumabas. Pero sa ganda ng paghinga niya, napula siya kagad, so tingin ko wala na. Kaya maayos. Secure nyo lang para sigurado lang, no? Ayan, nakita nyo, umiyak. Ayos yun. Ganun po dapat. Para pumula siya ng pumula. Para pumula ng gusto. Tapos punasan nyo lang siya hanggang sa matuyo para hindi siya ginawin din. Hirap ang video. Wala tayong ano eh. Tripod. Para kita gawak, no? Ayos na po siya. So magandang paghinga niya. Ang ganda ng dila. Ayan, may iyak siya kaagad. Mapulang-mapula yung kanyang dila. Kaya maganda kanyang paghinga. No? So, napakalaki niya. Siya yung huling lumabas. Siya yung pinakamalaki.
haba niya, napakalaki. So, main siya main. So, meron po tayong 7 pups na lumabas, no? Dalawang babae, limang lalaki. Ayan. Yes. Yun nga, ganun lang po, no? So, ang kailangan naman natin gawin ito, lagaan lang silang maigi, tutukan, at bantayan yung nanay na hindi sila natatapakan at hindi sila inigaan para hindi sila mapilayan at hindi sila lagnatin, no? Ganun lang naman po monitor. So, yung firstborn puppy, pwede tayong gumamit ng vitamins kagad. Pwede natin silang lagyan yung gaya ng mga Nutrigel. Nilalagay lang sa bibig. So, pwede nyo sila kagad lagyan nun, bigyan nun. So, wala lang po tayong Nutrigel ngayon. So, hindi pa dumarating yung in-order natin. Mas mura kasi sa online kaysa sa pet shop. Sa online kasi nasa 400 plus lang. Sa Shopee, yan, commercial ni Shopee. Yan. Oo. 400 plus lang sa Shopee. Tapos sa pet shop kasi 750 to 800 ang amount niya. So, para kang bumili ng dalawa, mag-Shopee ka na. Di ba? Napakamura. So, urig din po yun, ha? Hindi yung pay. Yun din po yung mga brand, same lang. Mas mura lang talaga siya. Ayan. Sige po, mga kadogi, salamat, no? Tapos na siyang mga anak. So, yun, nire-release niya na yung kanyang mga black blood. Ayan. Nag-release na siya. Kasi wala na siyang, wala nang kasunod yan. Okay na po yan. Sige po, mga kadogi, salamat, ha? So, ulitin po. Sana po, mag-comments na po kayo kung ano. Kung meron kayong mga katanungan. Kung gusto nyo rin po magpaturo, save nyo po yung number ko. Pwede po kayong mag-online sa akin. Kahit habang nanganganak po yung aso nyo, pwede po kayong i-guide para alam nyo yung gagawin. Hindi po kayo mamatay ng kita, no? Meron tayong 7 puppies Labrador. So, walang nag-choco, no? At sila black, saka yellow lab. So, limang male, dalawang female. Yan. So, ang daddy nila is Choco Labrador. Sa isang Labrador naman namin, naglabas din siya ng Choco. Naglabas ng yellow, naglabas ng black. So, all colors nilabas niya. Yan, healthy po sila lahat. Healthy po sila lahat. Yan. Okay. Thank you mga kadogi, ha. Ayan, kay Mami. Thank you, Mami. Mami Doggy, thank you. Ang gagawin nyo na lang is monitoring hanggang sa lumaki sila, hanggang sa makapagpapakuna na kayo. Mapaksin na sila. Ang kailangan lang po, titignan nyo maigi. Lagi, kung marilikso sila, mapupula, kailangan walang mapupula, walang matapulay. Kasi ibig sabihin nila, lagnat yun. So, kaya nang sabi ko sa inyo, pag may mga ganun kulay, mapupula. Kailangan nyo lang i-steam. Ibalik nyo yung body temperature, normal temperature. Kasi kapag ganun po ang pagkain nila, hindi na po yung tinete nila, lagnat na po kasi yun. Kailangan lang mag-monitor kayo. One week yun ang naman gagawin ko, no? Alos 24 hours kinakabantay kasi sa ngayon, bagong newborn sila, so yung mga buto nila malalang pa. So yung mga katawan nila malalang pa. So, kaya kapag natapakan sila, may nahigaan at ipilayan na yan. Pagpagayan na yan. So ang tendency ng lalagnat din na po yan. So ito na po yung lagnat po. Hindi po yung tete ang sa umagsak yung resistensya nila sa mawala sila. So, yung siyempre nakapagin. Dapat din gawin. Magtyaga lang kayo. Pantayan nyo lang. 24 hours monitoring kayo. Tutok lang. One week lang. Pag nagtigasan na yung mga puto niya, makita mo yung sobrang. Kahit madaganan yan, lalabas at lalabas yan. Kahit dinaganan sila ng mami nila, lalabas at lalabas yan sa pagkakadagan sa kanya. Gagapang yan at iiyak na iiyak yan kasi maramdaman ng na may naiipit siyang papa. Makukusa naman yung mami. Unlike lang kapag may sakit yan, tapos may naganaan siya pa, yung fingers, hanggang sa masuffocate na siya. May nilang tumataw ng mga kapatid. Nakasilip mo rin. May tumataw. Oh,
Okay, so ulitin ko ano. So, tutok lang po kayo, no? Please like and share, subscribe. Tapos kung itatanong po kayo, pwede nyo po akong tawagan. Diba ko na ang nakakasin? Pwede po kayo tumuhan. Kahit hindi po kayo sa amin nagpastad, kahit hindi po namin kayo kliyente. Actually, sa page namin, marami pong nagtatanong. Marami pong ask na question. Basta, mas okay po kung tawag. Kasi minsan nakakagunay kung ano message. Almost 18 years na po kami na nag-i-study. 18 years na ako sa study. So, 25 years na ako sa pag-aas. Nag-start ako sa breeding din. Papaana. Breeding, di ba ako nag-i-study nun? So, puro breed ako nun. So, yung dumami yung aso ko, siyempre nag-collect din ako ng mga may na-aso. Kasi pang naisipan kong gamitin sa study hanggang sa natutunan ako. Yun, nag-service na ako ng stud. Nag-concentrate na ako sa stud. Bali, stud and breeding na yung ginagawa ko. Sa pagkikatanungan ng buhay, okay, dati na po work ako. Yung kumpanya lang yung mga. Mas maganda mag-sarili ka lang. Mag-gawa ka ng sarili mo. Yun ang pagyaman. At least, sarili mo yung pinag-iayaman. Kaya wala kang karapat ako ng tangan. Trabaho pa. Yun lang. Para ng buhay. Yun lang. Yun lang naman ang buhay. Pagyamanin yung sarili ko. Pastan ka nito. At dito ko yung pagtaan. Wala nang ano kayo. Wala na ako. Wala ako naman po. Actually, nag-drop ako sa isang isang hat na lang. Para concentrate ako. Monitor na yun. Hindi ko na rin kaya ko. Ayaw na mag-grab na ka pa. Marami pa tingin mo. Ano? Saka ka, silig na. Lalo na pag mga ano. Ayaw na. Ayaw na mag-grab. Nakakatira na ako. Saka, tapos na yun, lago na yun. Pinatype na yun. Kaya, meron na tayo pinapa. Magkakabili na rin. Guys, ulitin ko ah. Hindi ko kalimutan na. Ayan. Subscribe. Tapos like and share mo. Tapos libre po yung wala po sa akin. Tanong na po kayo, mama po yung actual. Kahit po madaling araw, kahit anong oras, pwede po kayo tumawag. Kahit anong oras, kahit nagpunin ako tumawag. Ako, ang cellphone ko, kapag nag-ring po ito, kahit kung natulog po ako, sasagot po ako niya sa brand. Sasagotin ko po. Pero pag mga PM-PM na kung hindi ko natitinig, ang ating ako allergic kapag tawag, kasi alam po, istad yan. Istad, o ano pa man. Kaya, kailangan ko sagutin. Kasi once na hindi mo nasagot ang tawag, may possibility na tumawag siya sa iba. So, hindi mo na makukuha. At kung nakapag-deal na siya doon, hindi mo na yung mababaw. Hindi mo na siya mababaw. Diba? Huli na kaya. Kaya ako, allergic yung thing ako. Pag may nag-ring, pop! Isang ring na lang. Hindi na yung tumakanal. Sinasagtuwa ko niya kasi alam ko yung stand niya. So, kailangan na yung machine ko bakit niya na request na yun. Diba? So, yun lang po. Tawag na lang po basta sa okay. Pag may katanungan kayo, lalo pag emergency, tawag po kayo. Anytime po, kahit tanong ako. Okay, salamat po. Sa ulitin po ah. Ah!